My gosh, natanggal ko na yung cover sa taas. Yan na guys, oh. Ito na guys, oh. Lumubo yung filter capacitor. Mapapansin yung lumubo na. Lumubo na yung capacitor. Malaking ng lubo. Sira na siguro to, kaya kasi lumubo yung sa taas. Ganap ako nito guys, papalitan natin. Baka ito lang yung problema. Kasi lumubo na kasi oh. Lumubo na kasi ito guys. Palitan natin to guys. Maghanap muna ako ng filter capacitor. Tanggal ko na yung capacitor guys. Tanggal ko na. Ito yung capacitor na lumubo. Yan o. Ang number nito 400 volts 220 microfarad. Yan o, lumulubo na yung sa taas. May nakita na ako. Itong ipapalit natin ang number nito 400 volts to 20 UF. Ito ang ipapalit natin guys kasi yung itong nalubo na to pag inalog natin may yan o, gumagalaw na sa loob pag maalog natin yung kapasitor. Mayroon ng gumagalaw sa loob. Ito sigurong dahilan walang display yung o raster. Hello guys, may ayusin na naman tayo na bagong LG na 21 inches. Ewan ko kung anong problema nito. Dinala lang dito na hindi sinabi kung ano bang problema ng TV na to. Parang bagong binili ito guys. Kasi bago pa yung pintura. Yun o, mayroon pa siyang sticker. Parang bagong binili pa to. Subukan natin guys kung ano bang problema nito. Saksak natin. Yun natin. Pa-power naman siya. Walang display guys. Wala tayong nakikitang display dito. Buksan natin to guys para malaman natin kung anong problema nito. Yan guys, nabuksan ko na. Titingnan natin kung ano bang problema nito. Bakit sa hindi nag i-display yung kanyang screen sa picture tube. Malalaman natin mamaya kung ano ang problema nito. Galin natin muna yung board. Tanggal ko na.
Check natin to guys kung nag-o-oxidate ba tong yung ating tingnan natin yung B plus kung meron ba siyang voltahe. Wala ko ng tester guys. Eh tayo ng ground dito. I-check natin yung B plus kung meron ba siyang B plus. Saksak natin to guys. Saksak natin. Walang umiilaw naman yung kanyang heater guys. Yan. Umiilaw naman yung kanyang heater. Problema lang, walang display. Checking natin yung voltage dito. Bakit wala siyang display? Check natin yung B plus. Meron siyang 114 volts sa tuner. Meron siyang 28 volts. Dapat naka 32. Dito sa may sounds niya. Sa may audio. Meron siyang 11 volts. Dito sa may push button, meron siyang 4.9 volts. Dito naman sa may kanyang sa may papuntang jungle IC, dito sukatin natin ito kung may ilang, meron siyang 13 volts. Dito sa may out papuntang jungle, meron siyang 12 volts. Hinangin ko muna to guys. Naka na-lose contact lang yung mga paa ng mga IC dito. Resolder ko muna to. Tingnan ko sa mga paa nito, parang na lose contact na. At saka dito, maghihinang ako dito. Dito sa may CRT board. Ito siguro ang dahilan kung bakit wala siyang picture o raster. Kasi kanina pag on natin, naka-power naman siya pero nag-o-oxidate siya pero walang picture na lumalabas. Maghihinang muna ako guys.
Tapos natin hinangin dito, guys. Diyan naman tayo hinang sa may CRT board. Tapos na natin nahinang dito na naman tayo sa may CRT board. Dalasan dito, pag tinignan natin, parang okay naman yung mga natunaw na mga lead sa lalim yan, wala na. At saka yung mga sakit dito, guys, yung sa mga paa nito, i-resolder nyo rin. Minsan dito rin ang may problema, walang koneksyon yung mga paa nito kasi nakahang na yung ilalim. Pwede rin hinangin nyo lahat dito para mas mabuti kung mahinang nyo lahat dito. Natapos nating hinangin din sa may board. At dito naman tayo maghinang sa may driver ng IC na to, yung 12 volts na IC, yung upat ang paa. Hinangin din natin to. Saka yung ibang mga loose contact dito, guys, titingnan nyo rin kung baka meron pang mga loose contact. Inangin nyo rin para wala nang problema. Para tuloy-tuloy na yung kanyang raster o oxalate. Tapos na natin na hinang, guys. Subukan na naman natin. Subukan naman natin isaksak yung TV natin.
Buka natin ulit, guys. Yun, nag-oxidate siya. Tingnan natin yung picture. Wala pa rin raster, guys. Tingnan natin yung capacitor dito. Tingnan natin yung capacitor. Baka may problema yung mga capacitor. May napansin ako dito, guys. Yung filter capacitor, parang nalubo na to, guys. Nalubo na yung capacitor. Tatanggalin na natin yung cover, guys. Tanggalin na natin yung cover para makita natin kung sira na ba yung, kung talagang nalubo na to yung main filter capacitor. Minsan na to nasisira, pero pag ito ang nag-discharge na, talagang hindi na mag-display yung screen. Siguro mahina na yung kanyang ang laman nito, parang kung sa battery pa wala nang laman yung kanyang tubig. Okay, guys, natanggal ko na yung cover sa taas. Yan na, guys, oh. Ito na, guys, oh. Lumubo yung filter capacitor. Mapapansin yung lumubo na. Lumubo na yung capacitor. Malaking ng lumubo. Sira na siguro to, kaya kasi lumubo yung sa taas. Ganap ako nito, guys. Papalitan natin. Baka ito lang yung problema. Kasi lumubo na kasi, oh. Lumubo na kasi ito, guys. Palitan natin to, guys. Maghanap muna ako ng filter capacitor. Tanggal ko na yung capacitor, guys. Tanggal ko na. Ito yung capacitor na lumubo. Yan, o. Ang number nito, 400 volts, 220 microfarad. Yan, o. Lumubo na yung sa taas. May nakita na ako. Itong ipapalit natin ang number nito, 400 volts to 20 UF. Ito ang ipapalit natin, guys, kasi yung itong nalubo na to, pag inalog natin, may yan, o, gumagalaw na sa loob. Pag maalog natin yung kapasitor, mayroon nang gumagalaw sa loob. Ito sigurong dahilan, walang display yung o raster ang ating screen sa TV. Wala siyang display sa screen. Kaya ikabit na natin to, guys. Ito yung ikabit natin. Galing to sa may Gold Star na board, guys. Pareha naman sila sa LG. Ikabit ko muna to, guys.
So, yung ikabit natin, maglagay kayo ng kapasitor guys. Tingnan nyo muna yung guide dyan sa board. Yung nakaputi na yan, sa white. Ito yung kanyang guide, yung white. Kung white din yung guide dyan, yan din ang ilagay yung kapasitor, yung guide. Yan. Baka naglagay lang kayo, hindi nyo tinignan yung guide dyan, patay. Pagsaksak yun ng TV, puputok yan. Tingnan nyo mabuti yung mga nilagay yung mga kapasitor. Tigas yung kanyang paa. Yan. I-resolder na natin. Yan guys, na na-resolder ko na yung kapasitor. Yan. Napalitan na natin. Subukan na naman natin kung mayroon na ba siyang raster. Isaksak natin guys. Saksak natin. Yan. Nakailaw na yung kanyang heater. Tingnan natin yung screen, guys. Uy. Meron na siyang raster, guys. Meron siyang raster yung screen niya. Yan o. Okay na siya guys. Lagyan natin ng antenna para malaman natin antenna or ang signal kung okay na ba talaga yung picture. Okay na siya kaya meron na siyang raster. Sukatin natin muli guys kung sakto na ba yung 30 volts dyan sa may kanyang tuner. Kanina parang 28 lang. O ganun lang talaga yung kanyang voltahe. Subukan natin uli. Yung B plus. 114 pa rin. Yung kanyang tuner. Ganun lang pala yung kanyang voltahe guys, 28. So, meron naman siyang display. Ibig sabihin yung itong kapasitor lang ang may problema. Maalong na guys oh. Kumagalaw na sa loob ng kapasitor. Wala na to. Nalobo na yung taas. Kumagalaw na sa loob. Patayin muna natin guys. Ilagyan natin ng signal to. Kung okay na ba yung kanyang picture. Yan na guys. Nakaharap na yung TV natin. Harap na sa atin yung TV. Isaksak uli natin. Yan, na-oxidate na. Yan. Okay na siya, guys. Yan na siyang raster. Lagyan na natin ang signal guys.
Meron tayong remote, i-video lang natin. Painahin muna natin yung volume at saka i-video. Yan, naka-video na. Higyan natin ang signal, isaksak natin yung signal. TV Plus natin. Yun ang TV Plus natin. Yun. Yun, meron na siyang video. Pahinain natin yung brightness ng camera natin kasi maliwanag. Yan guys, okay naman yung picture niya. Ang ganda yung picture niya guys. Kung hindi pa kayo naka-subscribe guys, subscribe na. Pindutin lang yung notification bell. At para sa susunod kong video, may mga bago naman tayong i-upload. Yun lang ang sira guys. Ito lang yung kapasitor. Ito lang yung sira. Yung filter kapasitor na 400 volts 220 UF. Hanggang dito lang ang video natin guys. Marami pa tayong i-upload na mga kakaibang mga trouble. Thanks for my watching guys. Sana may natutunan naman kayo. Please paki-like and share comment. Thanks for my watching guys and thank you sa mga nag-support sa akin.